Na-match ngayong araw, parang ito yung pinakamagandang laro. Totoo. Ngayon. Totoo. Niisip ko nga parang etong dalawa yung mag-grand finals nandito sa regional finals. Grabe ka naman! Yung Fanatic Pero yung... Vlog nga pala! Meron ako mga nakita na bigo. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Sabi kasi, wag na daw ihabol. Yun na nga. Naihabol pa sa Fanatic. Bakit pinilit? Yun, humabol sa gulong, guys. Ayan. Alam nyo na. Pero shoutout sa mga Fanatic fanboy din dyan na alam nyo, nakabit din yan sa mga medyo masakit din talaga ngayon. Yun din ang sumira ng parlay ko. Ako, hindi ako nakapag-predict ngayong araw. So, wala pa tayong ano. Kahapon, isa lang ang tumalong doon sa prediction ko. Sino? Ay! Tundra? Para alam nga na, yun na nga. Tundra? Same. Grabe, wala lang yun ang gladiator. Malakas naman din talaga yun. Pero ito guys, Southeast Asia, the winner's bracket. No? Kahapon, boom na rivalry, nanalo sila against dun sa may Fanatic. And then, ito namang, sa SMG sila nanalo. And then, T1, nanalo sila sa may Fanatic. Yun. So, grabe, nagpaalam agad yung ating second... Bye. Good second vibe. Team yun sa Southeast Asia Fanatic. And grabe, SMG ngayon na. Mayroon naman palang ibubuga pa yung SMG. Pero grind lang sila, syempre, from the lower bracket. And speaking of lower bracket, yung matatalo dito sa laban natin, doon po mapupunta kakalabanin ng SMG bukas. Oo. Pero bago ang lahat dyan, guys, syempre, kailangan natin ng pasalamatan ng ating mga partners dito sa ating broadcast. Sino ba yan? Syempre, sino pa ba yan? Steelseries number 1. Meron silang bagong-bago, guys. Yung Artist Pro 7 Plus Wireless. Parang siyang tunog cellphone na, no? Artist Pro Saka 7 ano yan, Plus. Masarap sa tenga kahit ilang oras mo isuot. Kasi hindi sasakit yung tenga mo. Kasi siyempre, yung foam yan, napakasarap made sa tenga. For so, hati gamers. Tayo dito sa lahat na sabihin, ha? PNX Bet! Go! Guys, huwag kakalimutan gamitin ang aming registration code Dupon WXC. Kung may katanungan, PM lang sa Koenix page. Huwag mahihiyang magtanong. Pero syempre guys, huwag din kakalimutan, bet responsibly. And syempre, Enerbon Active. Visit ka talaga. Ati nga eh. Take charge of your day with Enerbon Active's multivitamins packed with benefits such as immunity, energy, and mental focus. Guys, available yung Enerbon Active sa Shopee and Lazada. Nandyan sa may comment section or pinned comment natin. Check nyo na lang. Hashtag Enerbon Active. Predator! Predator, baka naman enjoy your next Dota 2 game anywhere and anytime with Helios 300. Get yours at Predator Concept Stores or at any authorized reseller near you. Hashtag, it lies within. The armory! Nako guys, saktong-sakto para sa kinsenas, para sa mga magba-Valentine's dyan, pang regalo sa inyong mga loved ones dahil meron tayong big sale dito sa my D Armory from February 13 to February 26. Available pa dyan, guys, yung Pathetic Cheaters merchandise. So, ubusin nyo na. Sakto, nandito na rin naman si Boss Alo. Check nyo na sa Shopee. And syempre, ang Luna Academy. Yun. Ikaw dyan, di ako yun. Ay! Grabe naman, no? Luna Academy ang ating official e-learning partner para sa mga gustong mag-upskill sa inyong mga career. Siyempre, visit nyo na ang kanilang website. No? Meron din tayong giveaway dyan. Kasi anniversary nila ngayon eh. Happy anniversary, o, Luna lang Academy sa site. Sa site nila mismo, no? Our Facebook page, mga sir. Pero yun nga. Aral-aral din kasi. Aral-aral din kasi. Wag puro Dota. Diba? Nagkalit si Roshan tuloy, oh. Pero shoutout muna sa ating mga nanonood dyan. Ay, yung iba, nagli-let's go T1 na dito. Pero yung iba, syempre, boom. Game 3. Lahat mag-game 3 to. Sige. T1. Ay, parang kung pagbabasihan natin yung laro kahapon, masasabi natin na nag-dominate kasi yung boom dun sa may SMG. So, mas malinis yung laro ng SMG. Boom kahapon. So, kung yun ang ikukumpara natin. Meanwhile, itong T1, natalo sila ng isa beses sa may Fanatic. Pero, game number 3, muntikan lang. Pero, sila pa rin naman ang nakakuha nun. Yes. Pero, meron na rin naman silang last match, guys. Which is nung Division 1 nga. Sa January 15 pa yon. And, na 2-0 din ng T1. Yung boom that time. Ay? Pero, ngayon kasi may bagong addition yung T1 eh. Di natin alam kung mas minalakas ba, tingin mo? Tinalo nila yung Fanatic na hindi nila tinalo nung DPC Season 1 eh. So, I think pinalakas, di ba? Pwede na nating masabing pinalakas, guys.
So, magkabi. Let's see na lang kung magiging kabaliktaran naman kasi last time nanalo naman sila rito sa boom eh. So, ayan na nga guys, no. And shoutout una again sa mga tropa natin sa YouTube and Facebook diyan. You know Happy what's cooking, view. Sabi ni Roniel, wag mo na pong i-spam yan, nakikita po namin. Pasensya ka na po, no? Nagalit ka. Okay guys, don't forget to like and share na rin ng public yung ating live stream. Official broadcaster tayo dito sa may sea, tsaka sa may Western yeah. Europe na region guys. So wala tayong delay. Mapapanood nyo ng maayos ang ating DPC Regional Finals. Yun, and again, shoutout sa lahat ng nanonood. Share nyo naman yung ating live baka stream, naman. Boss Alo, pa-shoutout. Mirpor muna, boss. Sabi dito ni Vincent Perez, ikay mag-mirpor ka muna dyan. Naka-AFK na ako doon sa taas. Walang problema yan, no? Boom! Sabi Get dito ni Jim Rod. Totoo ba yun? Gumisong. 2K per day. Oo naman, totoo yun. Hindi na lang natin sabihin kung positive o negative. Kung palabas o papasok. Basta 2K per day yan. Pero meron na tayong drop dito, mga sir. Yun. And ito na, papasok na tayo sa ating drop. Ganda ng suit ko. Yun. Eh, saan ba yan kasi? The Armor. Ah, The Armor yan? Ano yung kasulat dito? Wala naman bayad sa akin yan. Moon. Dati ko pinapromote dyan, pero shoutout sa The Armory, sa department natin dyan. Baka naman, no? Pero maganda yung kanilang mga merch ngayon, guys. Yes, order na. Check nyo na yan. Order nyo na. So ito, Boom Esports versus T1. This drafting stage is brought to us by Luna Academy. Again, kung gusto nyong upskill ang inyong mga career, visit nyo na yung kanilang website. So, grabe yung ads dito, ha? Radiant Team. Parang sinabi naman nilang Boom Esports versus ano to, ah? EXE, ah. Grabe yung ads, ah. 2.30. Taas talaga, chinik ko din, times 2. So, parang ang sarap pumit niya sa T1, ba ganyan? Para sa akin kasi, ano nando eh. Pero match winner yan. 60-40. 60 sa Boom, 40 sa T1, pero hindi ganun yung ads eh. Diba eh? O, de guys, tayaan nyo na. Habol na kasi eh. Kayo lang makakahabol dito, di na kami makakahabol eh. Oo, wala ka agad eh. Pero, Mars, ito. Mars pa utang ang opening dito ng Boom Esports. Inilabas na. Para kay FBZ, T1 naman, sinecure na nila ng two heroes. Yung kanilang mga supports, Mirana. Mirana agad. Last Shadow Demon, di na nila pakakawalan pa. Kahapon kasi parang go-to hero din to ng Boom Esports eh, yung Mirana ni Teams. Kinukuha kaagad nila yan. And syempre, maganda kapares din niya ng Mars. Disruptor. Pero Disruptor, ang sagot dito ng Boom Esports. Okay. Oh, pambuisit lang. Pero malambot lang din naman itong Disruptor. So early on, kapag nakita na natin yung magiging mid laner ng T1, tingin ko, malaki kasi chance to jump to sa backline. Alam naman natin kung gaano ka-aggressive si Carl Tantino. So yung mga gantong squishy heroes na nakikita natin from Boom Esports, tingin ko mamaya wawalang yain to ng T1. Pero sa ngayon, ban muna natin yung mga carry na pwedeng kunin ni Mang Gabi. Life Stealer, tinanggal na ng Boom Esports. Even yung Kungka, kasi yung Kungka malaki din yung chance na pag-agawan to ng both sides. Parehas naman eh. Mid laners and off lane. Kahapon nakita natin si Kuku gumamit din ng Kungka. So, autoban na lang yan. Saka medyo pasok sa meta ngayon yan eh. Uy, makiking ban kayong from T1, okay? So, bombo combo. Okay, pero nasa PNX bet, pwede na tayo mag-bet. Nagbabalik na. Okay, nagbabalik na guys. Ito na, up na yung ating PNX bet. Alam nyo na guys, sa mga naghihintay dyan, na rin kayo. Register at gamitin yung aming code na Lupon. Isang mabilisan WXC. Lang. Bebet lang kami, isang mabilisan dito. Ikaw yun, ayoko dyan. Ha? Ikaw yun, follow ko dyan. Ako? O, plus 2.5. Wala bang 2.5 ka? Wala, follow ko talaga. Hindi ako match 1 winner, T1. Oo. Kasi pagka nang-away sila. Parang hindi tayo nag-bet kahapon ah. Parang balik-balik tayo lang. 1K! 1K! First 15 kills! Boom yata ito. Yoko. Wag yan. Napakahirap yata yan. Yung first blood na lang, pampakaba lang. First blood lang? Boom! Sige. Uy, para naman ka all-in. Boom. Ay, hindi. Tiwan na lang. Oh, tiwan na lang yan. Hindi. First 15 na lang. Yeah, T1, 500. Sige. First 15, T1. Yan. 500. Sabi nga, bet responsibly, tayaan nyo lahat kagad, guys. Pag natalo kayo, isipin nyo na lang, hindi pa kayo talo hanggang meron pang pwedeng i-bet. Ayan. Ayun na, suspended na. Sige, altap na tayo. Punta na tayo sa Dota natin, guys. Ayaw na tayo patayain. Ayaw na tayo patayain. Pero guys, nag-open yun. Wait nyo lang. Abangan nyo lang, ha?
Abang-abangan nyo lang. And kami nag-aabang lang din dito. Yes, ano na kaya yung kanilang napili? Ay! Naku, kinuha na naman yung Robert? Snapfire. Pero, Shishkem? KNP. Ay, joke lang. Hindi Shishkem siguro to, no? Pero dati yan yung lagi nating nakikita sa Neon Esports si eh. Shishkem na yan, pag ganyan. Ikaw na yan, pag ganon. Ayun, na-shishkem pa nga, guys, no? Uy, pero Terrorblade, kinuha na ng T1. Ay, si Tim, so? Gabi. Oh, ang ganda. Terrorblade. Kita mo ba yung, ano doon, gaming chair ni Tims? Yun yung TA na gaming chair. Ay, oo. Naka-score ka ba nun, boss? Ay, si Kuya Nick malapit na. Padating na yata yan. So syempre, hingi tayo kay Kuya Nick yan. Ayun, no? Hingi tayo kay Kuya Nick. Si Japoy na talaga naman po nasa kondisyon, no? Grabe ang kondisyon. Mukhang ganda yung bakasyon ni Japoy is my idol. Oo, unwind lang. Oo, nasa kanilang bahay pala sila talaga. So, kahapon daw, nung nawalan po, ina-post po yung nag-post ng sobrang tagal. Nawalan talaga ng kuryente yung bahay nila, Iskem. Tapos halfway na raw siya sa Comp shop. Bigla nagkaroon. So bumalik ulit siya. Di ba? Ay, pero mabili. May nangyari ng ganun. Sino yun dati? Si Teams ba yung nabigyan din dati? Parang real life, ano nga daw siya, spirit breaker. Charge in, charge out. Bigla talaga magbabadali ka eh, para lang makapaglaro eh. 15 minutes kasi, mabilis-bilis lang din yan eh. Pero eto guys, Battle Rider, tinanggal na ng Boom Esports Queen of Pain. Pero ang nakalusot okay. is yung pack ni Carl. Yan na nga bang sinasabi ko. Aggressive mid, Matic na tatalon sa backlines. Good luck, Mang Gabi. And let's see, ano yung mga ibabang dito ng Boom Esports offlane hero ni Kuku. Na maganda against dito sa may... mukhang hindi pa naman nilalabas ng Boom yung kanilang carry kasi kadalasan late yung last pick nila yung hero ni Jackie Lamau. Ayun, si Jackie Lamau po ngayon, no? Si Jackie. So mid snapper to, nakita natin kahapon to eh. Boom Esports nag mid snapper si Japoy. Mukhang yun na naman ang kanilang gagawin dito, pero knowing that nagpack nitong T1, no? So, pero ito naman yung matchup na yan. San mo tingin mas okay ilagay to for Boom? Feeling ko magsasay, ano yan, mag... support? Support yan. 4. 4 NP. Yung binablock-block yung camp. Baka yung gawin ni, ano? Yung gawin dito ni Teams. Sakto, TB to. Or baka naman T1. Maging 4 bigla na disruptor. Tapos mag-NP si Scam, no? Maging scam din talaga yon. Support na NP, pero mayaman, no? Pwedeng gawin nila yon. Ayaw mong isupport yung Snapfire. Pang kay Japoy na talaga. Nakita ko yung galawan ni Japoy kahapon niya. Sobrang bilis ng daliri. Totoo naman din talaga. Pagka dagger range, scatter blast, sabay cookie. Talaga naman di po. Di mo na nakikita yung animation. Wala. Kabis ko ba nga, kabisado niya na. Pagka dagger range ko, naka-scatter blast na yun. Basic parang eh. Magpa-piano na lang talaga. Pero ano ba ba yung mga pwedeng kunin dito ng Boom? Remaining. Para kay Jackie na for sure lalamang sa TV. Yung kahapon na ginamit niya, Medusa. Two games yun, puro Medusa yung ginagamit niya. Pwedeng ganun. Naban yung Phantom Lancer, yun sana yung maganda. Against dito sa may Terrorblade, kahit late game, kaya-kaya yung Phantom Lancer yun. Sabayan. Pero binan. So, Luna mahirap kasi may Shadow Demon. Yung mga ganong hero, medyo mapapaisip ka. Pwedeng Lifestealer. Ban yung Lifestealer dito. Okay. So, limited na nga lang talaga yung pwedeng piliin dito ng Boom Esports. So, Medusa na lang. Yun lang isubok eh. Kung hindi mababan. Oo, kung hindi mababan ngayon. Ha? Okay, basis pwede. Medusa muna lang. 3 games muna si Jackie. Sabihin mo na lang, wala muna akong tiwala sa'yo sa ibang hero. Medusa lang muna. Yun na lang muna. Baka matapos yung tournament, puro Medusa. Yung pala talaga yung nagagamit. Pwede pa yung mga Morphling. Kaso yung one coil away kasi yan eh. Naban na din yung Morphling. Ayaw, ban pala yung Morphling agad dito. Okay na yun, Medusa. So, Luna, ayaw mo kasi may Shadow Demon. Medusa, pwede pa, konti lang. Pero may Shadow Demon again. Ursa, hindi naman. Ayaw mo rin naman yan. Juggernaut, ayaw mo rin yan. True. Mahirap din mag-PA eh. Gyro, PA. PA siguro. Baka pwede pa yung PA. Yung PA, pwede pa. Okay, nahihirapan din silang hanapan ng carry si Jackie Lamau. Good luck. Pero eto, Boss Aloan, nung nakaraan, tinanong ko si White Moon. Sabi ko, sino ba talaga yung gusto niyong makatapat dito Oy. Sa regional finals?
Boom Esports daw talaga. Kasi oy, sobrang beast daw ng Boom Esports dito sa may Southeast Asia. Ako naman, na tinanong ko naman si Teams. Sabi ko sa kanya, sino malakas sa region ngayon natin sa apat sa inyo? Mm. Yung tatlo daw malakas, sila lang daw mahina. Yung, so pala yung sinasabi mo nung nakaraan? Eh, yung pala, humble lang. Huwag naman mapupunta sa Hamburg. Humble. O, raking guys, ang pinili rito. Pwede nga din to na gato. Pwede to, maganda nga rin yung rating. Pasok na, pasok sa banga. At saka yung rating kasi ngayon, ang dalas mapick ng rating, no? Bumilis kasi yung kanyang timing, hindi katulad dati na mag-Midas ka, mag-Radiance, tapos BKB, saka Dagger, yung pa lang, saka ka pwede lumaban. Ngayon kasi hindi eh. Pwede ka mag-Armlet, Deso, Dagger. Deso, true. Diba? Sobrang aga nung kanya magiging timing palagi. So, yun laban yung na ginagawa rito ng, ano, ng mga halos karamihan ng teams. Mm-mm. Inaabis sila yung timing na makuha mo yung Desos, Mordigan, saka yung, ano, yung Dagger dito kay Raking. Sobrang aga. And then, dire-diretso takedown na. Tapos wala nang takot niya na, siyempre, dalawa buhay niya. Da-dagger in lang yan. Minus one, pag may na-stun. So, kapot, 3 games may rating yung... Kaso, 0 win rate T1. Ang ranking natin yan ha, sa tournament. Totoo, T1 Fanatic. Pero... Masabi ko sa iyo eh. Ay, ALC na ni Bosco. ALC nilabas na guys. Naku guys. Sa pagkakaalala ko, nag-LC spam din ako dahil kay Coco kasi pinakita niya sa... Na-inspire ka? Pinakita niya kasi sa pub niya kung paano gumagana yung offlane, ano... LC. LC, na ipapanalo mo lang yung lane mo, tapos na ang Dota. So, siyempre... Hindi naman tayo nagbibidabid ha. Nakakita na natin kung paano laruin. Hindi, laruin din natin. Kamusta na may laro mo? Ay! Win streak, guys! Kaya yun yung advantage pag talaga nanonood kayo sa mga pro player. Yan, yung tawa. Mga ginagawa nila doon, mga kinainisan, pwede nyo gawin din sa laro nyo para mag-improve naman. Tama. Good luck, huwag good luck! Huwag nagagayahin yung iba ha. Parang post-por, laruan. Sino? Yan. Oh, pero ito na nga, guys! Ang ating bakbakan dito, Boom Esports versus T1. Ay, nako, grabe yung laban natin ngayon. Ako na kinakabahan sa kanilang dalawa eh. Talaga kasi bigla lumabas kasi yung SMG. Diba, dun sa may laban kanina, isipin mo pag nalaglag ka pa dito, kakaharapin mo pa yung SMG na nagpapakita ang gilas so, din dito sa may regional finals. Kung yun din yung pagbabasihan natin, T1, 2-1 sila sa Fanatic. SMG, 2-0 nila ng sobrang durog. So, parang ang lakas ng SMG, pero tinalo ng Boom. So, kung yun ang pagbabalik-balik na rin natin, Boom! Parang yung pinakamalakas yata rin sa tournament. And then, SMG, T1, tapos sa Fanatic. Parang ganun ba yung sinasabi rito? Wala, Fanatic. Ay, konti pa lang naman yung games. Konti pa lang naman yung games. Hindi ba natin? Ito pa yung decider niya kung sino ba talaga ang... ang hari ngayon sa Southeast Asia. Pero sa ngayon, guys, top 1. Ito nga, Boom. Rivalry sa ating region, no? And ito na mga T1, top 3 po sila. Nagkaroon sila ng tiebreaker. Pero last, ano rin eh, last DPC, tinalo naman nila lahat itong SMG. So, tingin mo kakayanin. Nabawian lang ng T1 and SMG. Itong Fanatic. Pero ito na, guys, papasok na tayo dito sa mundo ng Dota. Mag-zoom na. Malapit na kayo pumasok na lang. Pero guys, good luck din sa inyo ha, yung mga nakikita pa dyan. Wala pa pala. Gara naman. Ano pa naman yun? Di naman dinire-diretso yung pasok dito sa ano. Bakit naman in-stop? Pero ito, pakilala na natin ang both teams from the Radiant side, Boom Esports Chem. This is Raptor Teams, Nature's Prophet, FBZ, sa Mars, Yobat, sa Snapfire, at Jackie Lamau para sa kanyang Wraith King. Oo, and shoutout pala dito kay Nico Nazario. Nasabi rito, boss, re-report daw page mo, pa-support daw ang ceiling, nagka-clan XP, nag-guild mo. Grabe ko. Hindi ako makarelate. Okay, Kuya Nika. Shoutout sa mga, ano dyan, shoutout sa mga tropa natin dyan sa Mirpur, no? Di ba Axie number 1 lang? Ang Mirpur ko, pangalawa lang yan. Dota pa rin. Okay. Sa laro, hindi muna ako masyado nagda-Dota kasi sobrang galing ko na eh. Nagbabawis lang ako ng kagalingan. Para yung mga araw-araw nagda-Dota dyan, di ba? With Maarte, with Dragstar, with kung sino-sino pa man. Mabigyan sa mga susunod. Malapit na rin yan. Ay, nako. Nagkataon lang kasi na may BTS, guys. So, medyo in-adjust ulit natin ang Civil War. Pero malapit na yan. Malapit na. Grabe kasi jump-packed hanggang March eh. Ano ba naman yan?
Nakakasira kayo ng Civil War, guys. Pero ito, bounty runes, tamang kulitan lang muna. Pero pwedeng pumwesto. Yun nga lang, too late na yung Boom Esports. So this is a 2-for-2 trade. Oy, deny. Ay, teka, na-deny. Oo, na-deny dito ni Teams. Ganun talaga, yan ang mga utakan. Bawas sa early. Oo. Ay, masakit din to ha. Medyo, yung lane dito for Boom, in-adjust nila si Teams yung isasama nila rin sa may raking. Mm-hmm. Akala ko yung Disruptor medyo mahina yan eh. Kayang-kayang bulasin niya. Pero with this Tryant, yung arrow, pwede mo saluhin. Tapos may Blightstone pa. Kaya makipagsuntukan dito kagad. Uy, kita mo naman, oh. Ayun, sinalo. So, ay, at least di nakuha yung range. Di pa naman bawas din yung range, eh. At saka hindi pa naman ganun kasakit din yung arrow. So, saktuhan lang tayo dun sa may bottom lane. Top lane, ang kamusta nandito. Yung sinasabi natin na Disruptor. And mukhang dun sa may top lane, kaya niya naman masulit dun yung Thunderstrike niya. Kasi Disruptor, isa sa may mga pinakamasasakit, di ba, na early skills. True. Laning phase-wise pa lang. So, top lane, Shadow Demon, makapagkulitan siya doon, magdamag. Oo, pwede naman yan. Eh, pero lakas din ang ano na, Shadow Demon na support. Kaya din gumanti. Up, arrow! Okay, binigay na ni Jackie Boy yung arrow doon sa may range creeps. Pero ito, Skem and Wipon. Medyo may bakbaka sa may top lane. Mm-hmm. Lumangata talaga si Wipon doon. Sa harasan, ah. Lamang si White Moon dyan. Pero ito magandang mapanood, eh. Kamusta na, to? Carl, and itong si Japo is my eye. Look at him, pinipeki-peki pa niya yung pagbitaw niya ng skill. Para lang hindi ma-payship o ma-dodge ni Carl Santino. Pero matchy-matchy lang sila doon ng last hits and denies. Pero ito, top lane. Talagang kulitan lang muna to. Oo. Mga sir, saan ba tingin mo may kill potential? Top lane or bottom lane dito? Sa mid. Mid. Oo. Eh, medyo maano to eh. Ma-explosive itong dalawa. Oh, kita mo naman oh. Diba? Nakaka... Kung tumama kayo, pwede mamatay. Sana. Oh, ayan oh. 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 Grabe yung dalawa na yan. Ang painit lang. Oh, ito kasi yung dalawang mid laner na to. Ito yung mid laner na hindi passive. Yung pagka-farm lang ako. Tama. Okay lang. Magbabote-bote. Lalamang ako. Hindi ganun eh. Sila gusto nilang patayin yung katapat nila, laki, di ba? Isa't isa. Mm-hmm. Siyempre, si Carl yan. May kasama kasing tip yan eh. Oo, laki hindi yan. Ka, hindi ka, oo, hindi ka pwede mamatay dyan. Kasi karaniwan siya talaga nauuna mang tip. Labanan din ng pride doon sa may gitna. And speaking of mid lane, guys, tingnan nyo naman yung last hits and deny. 16-1 kay Carl. And then ito si Japoy, 13-3. Dikit na dikit pa rin naman. Kahit pa paano. Oh, tama. Medyo napapalaban si Mirana ro sa may likod. Puro Treyant lang yung kanyang kalaban dito, Sephir. Ang sakit. Ang sakit ng Treyant eh. Hindi na nga siya nilalapitan ni Teams. Mga alagad na lang ni Teams ng bibuisit sa kanya. Lagi siya pulahan. Hindi niya man lang ma-right-click si Jackie Boy, no? Lagi. Uy! First Blood, guys! At hindi nakita lang hot cameraman niya. Pero First Blood is brought to us by BNXBet.com. Lupon WXC. Guys, alam nyo na ha, meron tayong 100% bonus dyan upon registration up to 5,000 pesos. So, kung may mga katanungan, PM lang sa Kuya Nick Page. Sabi ko sa iyo, sa top lane, magkakaroon ng first blood dyan. Naligaw na yung Disruptor. Pero kung kailangan niya medyo maging maingat sa may bottom lane, medyo siya na yung pinupuntirya ni Teams kapag nag-cooldown yung Raid Fire Blast doon itong si Jackboy. Hindi na lang patayin yung LC, pero speaking grabe, of kill, FBZ ang mabibigyan dito sa may taas. Oo. At dalawa sila, binabalagbag doon ng T1. Kaya nga eh. Grabe. Grabe na lang masasabi natin kasi yung body block din doon ni Whitemon, kitang-kita, no? Nag-improve si Whitemon, no? Parang dati puro enchantress lang yan. Lion CM. Lion CM. O, Germajay. Dumadami yung hero niya, tapos na... Kahapon, OD. Mukhang alam niya na, kumbaga alam niya na kung paano palalunin yung lane. Oo. No? Ayun, oo. Oh. Dati pag hindi enchantress, si mahirap manalo yung lane nila, eh. Tingin ko ang plan B niya pag wala yung mga ganyan, Shadow Demon, oldie. Gusto niya may mga palubog-lubog eh. O kaya pasave, patulog, pasave, no? Pain, ganon. Pero okay, Kukut, the Beast. So beauty si Windy, no? Ayos pala yun eh. Shout out kay Madam Windy dyan. Shout out kay Windy dyan. Baka naman, Madam.
Pero 2-0 na yung score natin. And oo, hindi natin kita. Hindi na tayo kita. Alin? Mamaya may naayos lang ata dyan. Pero okay guys. Japo is my idol. Oy, pinatuhan lang mainit na likod oh. Naku, saka pupunta. Pero dito yata. Saan pa talaga? Oy. Left to the right. To oy, the left to the right. Isa na lang. Isa na lang. Hindi pa inabot. Si oy, Kyle, pero tinry. Na pwede nga bull. Sabi sa'yo eh, may tip yan. Oh, may tip pa. Grabe hindi tayo mawawalan dyan. Pero eto, top lane, hindi rin nawawalan. Yung T1 sa kill, grabe. Lane, patuka mo ng Terror Blade. Eh, di ba meron tayong bet sa first blood yata? Naka T1 tayo. Panalo nga pala tayo. Why? Pero kuko, the beast. Mukhang delikado. Basic. Pero kuya mo, kuko, nasa na yung body block. Medyo nadagdagan ng movement speed. Pero kuko, makakatakbo ba? Away aray, from Zaki Lamau. No, sir. And that's a kill para naman sa carry ng Boom Esports. At least may nakukuha din si Zaki kasi si TB sa taas meron eh. Oo, tama. Pero ito, kanina ha, munti ka na si Carl Santino doon. Ang ganda na sana nung attempt ni Japo is my idol. Pero nasahe ko siya ni Carl eh. Hindi mo alam kung saan pupunta. Pupunta ba doon or hindi? Babalik ba? O talaga didiretso lang pero with a spaceship. Basic lang. And makakasecure pa sila rito. Naku po! Pero ang masaklap. Level 5 pa lang si Kyle Tanaka. Oo, mahirap pa siya. Hindi pa siya makakagalaw dito. Kung level 6 na doon na meron double pwede damage, malamang nakarotate na yan sa ibang lane. Pero kita nila si Sephir ha. Uy! Tatalon may lip? Dalawang lip? Eh, pinabalik! Uy, di na. Wala pala, level 2 pa lang. Wala rin palang pabalik si Skem. Dalawang beses magkasunod na matay. Medyo magagapat mo problema talaga si Skem. Bottom lane naman natin, 1v1 na lang. Ay, may pause. Nako, sino yan? Okay, may pause tayo rito guys. Baka may nawala na naman kuryente, no? Ay, Gina Rock agad. Okay, shoutout kay Team Skem and ang kanyang napakasarap na egoholic. Yan, ang business. Oo. Oh. Baka naman, team. Padala mo naman ako rito. Lagi ang usapan namin yan. Walang yaka kasing pandemic to eh. Hindi tayo makapagkita-kita eh. Mga ganun. Eh, alam mo naman. Egoholic. Baka naman. Di mag-franchise ka na lang dito sa Cavite. Ha? Ako po, magka-franchise. Bigyan na lang yan ako. Diba? Ah, bigyan ka na lang ng franchise. Pwede naman. Ay, naku. Kung tunay na kaibigan, talagang ganun talaga. Pero kuya mo, Kuko, sinandwich ng apat na heroes ng Boom Rivalry. Kuko, di ka muna makakapag-angas ngayon. Yung ganda ng ginawa doon ni Tims na hindi niya pinasok sa loob ng Sprout. In advance niya, para kung sakaling equaling blade yung isa, mayroon pang susunod na depensa. Oo, sila pa mamumroblema if ever. Naputol yun, pero teka, walang masasander si Mang Gabi, pero hindi siya naabutan ng last tick ng Mortimer's Kisses, pero White mo na mamamatay dito sa may ganap. Sa top lane, sama pa yung kakongo niya, pero, si Sephir. Pero at least kahit pa paano, hindi si Gabi yung naging casualty doon, no? And yung dalawang support na naman yung tumangkay, pero muntiga na siya doon. Kunti na maaari siya ng isa pang mainit na likido ni Japo is my idol, baka namatay siya doon, guys. Wala pa naman siyang Sander, hindi niya nilagyan kahit lang level 6 po siya. Oy! Uy! Grabe naman to si Carl. Oh, wait, yan. That's at gaganti na nga sa dahil double damage. Meron ito si Carl. Sino na pabalik? That's White Mo. Napanapag muna ngayon dito. Ito boom! Si Japoy. Grabe yung arrow coming from Sephir. And that's the wombo combo ng T1 na kailangan iwasan ng Boom. Oo, medyo mahirap talagang iwasan niya for the side of Boom. Walang makakatangkay niyan eh. Yung mga alaga lang sana ni ano ni Nature's Prophet, pero kung once na wala doon si Teams, wala po yatang makasurvive dun sa lubog pa na combo, no? Pero at least ito, tier 1 tower sa may top lane, makukuha yata nila, pero papunta na ha? Gabi and White Moon. Didepensa sila. May lubog na naman yan. Na, uy, na. Nakuha pa rin naman lubog ni Teams, pero FBZ and Teams tatakbo, nakita ng mga illusion. Pero Teams, ano pa talagang plano ngayon dito? Ay, niwan nala si Bunso. Ikaw na lang, FBZ. FBZ na dali doon, guys. Soul Ring meta. Ito na, nagkakabuuan na ng mga Soul Ring. And 4-3 score natin, 9 minutes ng game. Sobrang dikit po nito. Pero mayaman si Jackie Boy. Naiiwan na naman. Iwan sa kusina si Jackie Lamau, going for the first item, armlet.
malapit-lapit na siya dyan, two components away. Pagka nakuha niya yan, ako po. Uy, tinamaan. Kuku pa, matakot sa kanya. Pero nice dodge doon sa may Kuku. Yun nga lang si Kuku, saan ka pupunta? Hindi mo na base yan. Uh-huh. And Kuku is dead again. Oo, mahirap yun eh. Kasi alam mo kung saan siya talaga patungo. And nadali po siya ron itong si Tims, no? Pati ito si Japo is my idol. Kita sana na-dodge siya doon sa may Kuku. Imbis na... pa-atras siya, ay talagang palusob para talaga ma-dodge niya yung yun nga lang, eh, dead pa rin, guys. No. So, sulit na sulit yung mga ulti ni Japoy, no? Mm. Kada parang available. Every cooldown, no? Ginagamit niya rin talaga. Mm-mm. Mm-hmm. Parang ginagawa niya kung ano yung dapat na ginagawa ni Carl eh. Kasi usually, pack yung nakikita nating mayat maya nagro-rotate every time available yung coil. Pero naunahan siya lagi ni Japoy. Pero kung sino kasi lamang talaga, yun lang, gusto sana dumawards, oh. Patay yata. Ako po. Dumawards na lang. Na. Food okay trip na to si Skem. Aha. Pero buhay niya maging kapalit. Dahil doon sa attempt niya na i-dewards yung wards doon sa may middle lane. Mm-hmm. Kuku, pwede yata to. Ay. So niya, duel to si Tims eh. Ay! Op, naku, nakulong pa rin. Nakulong. Bukod dun sa may Sprout, yung Crips na bosset siya. Yun, another the words. Okay. So, ito na nga yung ginagawa ni Tims sa sinasabi natin. Pwede niya sanang i-block. Oh, hindi niya na... in-attempt niya sanang anuhin, kunin yung courier ba? Ay, hindi. Mm-hmm. Kunin nitong Crips. Para ma-push out sana yung gitna. So, nandun si Sephiri. Pero nadadrag niya na yung creep wave dun sa gitna. Meanwhile, si Jackie nananahimik na lang talaga. Mayaman. Pero si Gabi mayaman din. Nahiya siya. Pero, tapat naman naka-Q. Raking pa rin naman ito eh. Medyo, ano yan. Sabilis yan. Kumpara mo sa Terror Blade. Oh, the bullshit. Mamahilig dun si Carl. Kahit nung dati pa man yung mga dating 3 minutes yung fortify ng creeps, ina-abuse niya yung lagi sa may mid lane. Ay. Kaya laging wala daw sila fortify dati. Dahil sa kanya pala. Lagi yan. Pagka meron na fortify, pina-fortify niya agad yun. Mm. Yung creeps na yun, ina-abuse niya yun sa may gitna para lumamang. Pero ito, naka-smoke! Itong Saan? T1. Punta. May ward din etong si Shadow Demon. Pwede sa log place ng deep ward. Hindi nakita tapos si Tims. Tapos umiwas na yung dalawa. Saan punta? Ay, wala na. Medyo malayo din yung ano ah. Side ng Boom Esports dito ah. Pag may nahuli patay. Oh, ano pa ba nila to si Jackie Lamau? Tinamaan ng araw. Pero malayo na si Carl Tantino ah. Okay, pero darating ako kahit gaano pa kalayo yan. Static Storm. Dalawa buhay yan. Bakit yan? Suwak naman mga Sir Mortimer Skis from downtown. Uh-huh. Tatama lahat. Napabalik pa ito si Carl. Pero nice dodge right there with that face shape. Kuku naman tatakbo paalis. Habang naka-MLS. And baka mahuli ka pa dyan, boss ko. And pagkakamali yun for the side of T1. Kinumitan pa rin nila itong si Jackie Lamau kahit na alam nila dalaway buhay nun. Di pa nga nila nakuha yung reincarnation nun eh. So, siguro at least forcing yung rotation for the side of Boom and space for Gabi. Yun na lang siguro inisip doon ng T1. Deadly yung bombo-combo din ng Boom eh. No? Nasamplean na yung T1. So, mamaya kailangan nilang i-take into consideration yan. Static Storm, Kinetic Field, Mortimer Kisses. Napakasarap niyan for Boom. Mamaya medyo problema ang tunay yan. Pero ito na nga, going for Blink Dagger agad yung Raid King. Ay, palaban. Ay, ginagawa ni Tim. So, binablock niya lang palagi yung Asians dito. And isa sa mga kinakainisan ni Gabi ang panaglalaro. Ala, block na naman! Parang medyo kuku yan. medyo ganun yan. Ay, sorry. Pero eto na, sasabihin na Gabi. Block na naman! Madidismaya. Si Gabi, samantala si Jackie, may kakaunting stock ko. Ay, yun talaga, si kaya lalamang dyan si Jackie Lamau. And let's see guys, mukhang ipipressure na nila yung gitna rito. Diyan na si... Pero kung ikaw kasi T1, ang hirap din para sa'yo na mag-ano, group up eh. Uy, mahuli yata yung pack. Hindi. Ayun, binablock ko. Namang problema sila kasi wala silang instant. Pang clear dun sa may mga treants eh.
Hindi mabubura na isang mabilisan. Pero eto, may mabubura kaya na isang mabilisan. Gabi na ispatan, napabalik. Eto na nga, makukulong. Gabi na sibat. Gabi malamig. Mamamatay. Uh-huh. Zapoy, makakakuha ng healing spree. Mortimer's kisses. Kuko, tatakbo na lang. Pero naku, poof! Nahuhuli si Kuko. Nakapag-bop! Napitin! Pero yung pabalik ni Kuya Muskim, yung connection ng Boom Esports, bayad na bayad. Wala eh. Ay, naku po, pati yung courier na dali. Buset. Alam nyo paano nangyari yon? Dahil nga nakablock kasi yung camp doon kanina, hindi pa nagre-respond. Eh, napilita si Gabi na mag-overextend dito sa may bottom lane para lang makakuha ng farm. Kasi clear niya lang nung camp sa kanila, napunta siya dito. Walang neutral. Tsaka papupunta sa may bottom. Diba? And with that play, eh, pinanis siya kagad ng ano rito, ng Boom Rivalry. Uy, nandito ka, alam namin yan. Yari ka ngayon. And yung mga glimpse back talaga eh. True. Wala silang way para makaligtas sa glimpse back bukod dito sa may pack, no? Mm-mm. And palubog siguro dito ni White Moon. Pero dahil dun sa may kaganapan din na yun, nag-change ng itemization si Gabi. Going for BKB na agad. Siya. Bumili na nga rin ng Mithril Hammer. May Mithril na Hammer na rin naman siya kanina, pero yun nga, kailangan niya talaga mag-BKB rito. Mm-hmm. And mukhang one skill, BKB ka agad ang pipindutin ni Gabi rito. Ah. Pag nakita mo yung gini-glimpse back ang ganun, papapa-BKB ka talaga. Defensive or na lang kung talaga. Mala-RTC ka, pwede mong imanta dodge yun. Ah. Ako kasi talagang basic lang sa akin. Kaya-kaya mo. Yung pababalik na gabi, biglang mamanta ako eh. Kasi namin mag-stream ka ng Dota para makakita na namin. Siyempre, kwentuhan lang. Huwag na muna mag-stream. Kwentuhan lang muna talaga, pero wala yata makukulong. Okay. Wala nga mga sir, yung nagkulong pa, yung nakamatay. Oy, wala nakulong din. Ito si Kuko, yung first win sa kanyang duel, pero makakatakbo naman palayo. Itong si Mars, Mortimer Kisses, sinasalo muna ng T1, pero buhay pa rin si FB. FBC. Si Mother, darating na si Team sa may kaguluhan dito sa gitna, pero sino ba talagang hinahabol ang Boom Esports? Papatingin muna tayo dito kay Mirana, pero hindi pa rin nila mahahabol. Yung gusto nilang kunan, silence para kay Jackie Lamau. Jackie Lamau is still alive, pero yung reincarnation niya, Napap na, pero balik na to sa gubat eh. Grabe mag-teamfight yung T1 doon ha. Hindi talaga sila nagko-commit, no? Pero nakakakuha sila ng mga kills. Yun yung maganda, hindi alam ng Boom Rivalry kung lalaban ba to o hindi. Ang gulo nga din eh. Pero at least may kill sila na nakuha. Totoo, totoo. Kumbaga parang plano pa yung lumabas doon. Meron din sa may bottom jungle area ng Boom. Meron sa gitna ang gulo-gulo ng T1. Pero ito mukhang makaka-takedown na ng tier 1 tower sa may bottom lane si Gabi. And going for Blink Dagger din itong si Legion Commander. Meron na siya rito ng Blade Mail. Nakita natin kanina yan. And Jackie Boy, kailangan niya mag-ingat ng 88 seconds. Wala siyang ultimate dito. Hindi siya pwede pumunta basta-basta. To, nakubo. Wala kalahati damage, no? Once na mag 20 minutes, mag-iiba ang pace ng laro natin. Pag nakakuha na ni Japo is my idol yung kanyang shard. Kadalasan niya, blink in. Shatter Blast, tapos tatalon, patay na isa. So, tingnan natin kung magagawa niya ba ulit yung ginawa niya kahapon. Pero teams, ang taas na pangarap. Mayaman talaga yan, kasi the holy day. Ang ganda ng ano niya eh. Yung kanyang company na yun. And, aga names, no? Two components na lang. Ang lapit na niyan. Pero eto, sino kaya ang malapit ng mamatay for Boom dahil merong naka-formance of the seats sa side ng T1? Maghahanap sila ng mapupunteriya. Kuku, wala pa rin naman siya dito ang Blink Dagger, pero nandiyan naman yung setup. Coming from White Moon and yung Pak. Sino ang unang magiging biktima? Yeah. Ang bilis makaramdam. Nakaramdam nga kaagad itong si Tims. And ayan, kita mo, pinapahanap niya sa Treyan kung nasaan ba nakaposisyon tong the rest of T1. Si Gabi lang kasi nagpapakita sa may gitna eh. Hindi na magpapakita yan ng wala kasama, siyempre. Oh, tinalo na kagad. Pinipilit na talaga nila si FBZ, pero FBZ without the armlet, malambot talaga. Uh-huh. Ngayon lang ulit ako nakakita ng dagger na Mars. Ay! Ito, second winner, winner, chicken dinner na ba ito ni Kuko? Yes, sir. Sino makukulong? Wala yata ulit, pero Kuko napabalik. Yun nga lang, nakapag-buff na rin siya. Nako, napalubog. Nice save coming from White Moon. At mambabalagbag na ba yung T1 right after that win? O, kakalma muna. Pero Gabi, nagpaparamdam na. Nag-pay off din yung words nila doon, no? Akala natin failed gank na yun eh, kasi nakaramdam. Pero with that word, eh, nakita ni Kuko, nagtitipi si Tims. Egaholika muna. Merienda rin.
Yan. Kain muna. Kain ka muna ng spam egg. Napakasarap na sandwich. No? Sana all. Baka naman, teams. Baka tayo maggutuman dito. First game pa lang. Rusty Kablay. Happy birthday muna. Happy birthday nga pala. So, sa nag-iisa nating... Hihirit ka agad eh. Oo. Happy birthday muna. Kuya mo boy. Yan. si Rusty Kablay. Sana all. Happy birthday. Ano yan eh? Rusty Kablay Nazario. Ay, yan. Okay. Bukas din kasi birthday ni Kuya Nick naman bukas. Ay, so, oo. Happy birthday. Guys, sa lahat po ng gusto magregalo kay Kuya Nick, bibigay po ni Diana naman yung kanyang GCash number dyan. Text nyo na lang po ng kambing, ng kalapate, kung ano. Namali ka kahapon doon, no? Ay, di ba number yon? Hindi. Number ni Job yun? Ni Archangel Young. Archangel Young. Ako po. Iba pa naka-textmate ang mga tropa natin. Si Archangel Young pala yun. Si Malalastas pala. Okay, guys. Alam niyo na, ha? Kaya tumatawa lang ako eh. Yung mga magregalo kay Kuya Nick, irekta niyo po sa akin. Yan. Ano, Gcash mo? PM, hindi. PM niyo lang ako sa page. Yan, PM niyo lang ako sa page. Mautaka, mautak. Bukas yan, birthday ni Kuya Nick. Yeah, tsaka yung mga magre-regalo din kay Rusty, baka meron. Yeah, oh, baka meron, oo. Oh. PM ako naman. Oh, sobra ko, no. Yeah, PM nyo naman daw si Diana Ara sa mga mag-ano kay Rusty. Minimum 1K. Yeah. Uy, pero eto, maudot muna. Ewan ko lang kung rapakain si Rusty. Uy, ha, sakto yun. Nag-smoke yung boom. Palabas. Lumabas na sa Roshan itong tatlo. Tsaka pero alam nag-araw niyo, Shepir, yung Mirana, so hindi nila nakita. Na nagtatry mag-Roshan yung boom. Okay. Grabe naman yung mga nakikita ko. This game parang grand finals na talaga. Hindi, yung mga timing. Yung timing. Sabi nga, timing is perfect. Oh, pero, uy. May kunat ka ba? Aga, nims ka lang. Wala kang ibang item. Pero, teka, mababulag mo na yata yung pack. Carl Tantino. Hindi na yata niya nakita. Uy, na-dodge pa ni FBC or etong si Teams. Mamamatay pa rin naman. FBC, tatry niya hanapin ito si Carl, pero wala, cooldown yung dagger niya eh. Mata-turn around pa yata nila yun kung tumama yung ano niya, no? Spear. Oo, yung spear. Op, glimpse back, pwede? Ayaw-ayaw kami. Hindi rin alam kung saan babagsak eh. Pero okay, Kuku and Wipe Mon. Mukhang pahanap na naman sila rito. Nakakainis tong mga trends talaga, oh. Oo. Bose, tapos may mga skeletals ka pang makikita doon na pag pinatay mo ng isa hindi pa sapat, tapos pag napatay mo, limang piso lang. Mm-hmm. Ang dami pang inis ng damage, no? Boom. Grabe yung damage yan eh. And going sa itemization pack with that, yung dati pang uso na Witchblade, na nawala sa kanya yan eh. Hindi na nag-Witchblade ulit yan eh. Pero sabi niya, no, Carl, pwede naman ibalik eh. Pwede naman ulit eh. Swak na swak talaga. Lalo na't kailangan din dito ng stats si Carl. And then syempre, quick kill. Lalo na't siya din yung hero na tatalon lagi sa backlines ng Boom Esports. Boom Rivalry. Okay, eto na nga. Gigil na yung mga players natin. And Gina raw tayo mga sir. Shoutout sa inyong mga nanonood dyan. Pero wait daw muna ulit. Do you love me? Pa Valentine's. Boss, alasan ka sa Valentine's? Eh, di siyam pa. Saan? Di naman tayo pwede pumasok. Sa labas lang tayo. Saan? Ha? Saan yan? Sa labas lang. Sige na ba? Doon sa meno. Sa may punuan doon. Ingat ka. Ay! Eto, speaking of ingat, parang pagka-post na wala yata sa wisho si Carl. Tahimik ka muna dyan, and boss ko, susunod pa. Ay, sa hukay, Gabi na zone out, naipit na Sprout. Pero Gabi, we'll get the kill. Para dun muna okay, kay round Skim. Two. Round number 2, right after the reincarnation. Pero Jack Boys, walang nakakontrol sa kanya. Uy, narot sila. Teka! Ang kukontrolin pa pala yung T1, Jack Boys. Babalik, pero teka lang, baited. Yata muna dito yung Raid King. Nice cookie coming from Jack Boys. Pero teka, bitin yung cookie. And Jackie Lamau. Dito ka lang sa gilid. Mm-hmm. Dito ka lang talaga. Patay yung two heroes dong. Boom. Oh, babalik pa si Gabi. Ni Boss Ku. Sander. At Carnero Sanderford na gamit. Teams na matay. Japoy kanila matatagpuan. Sephir with the arrow. Tumama po yung patay. Si Japoy, our idol. Instant 2K lead para sa T1. And me. Ganun lang. Minsan lang po na mag-tip. Sa kakampi, yung si Carl Santino, laging siya kalaban niyan. Pag tinipang kakampi niyan, ibig sabihin sayang talagang sobrang ganda ng ginawa ni Gabi ron. And sakto-sakto naman din na talaga, sina-under niya kagad, no, ito si Teams.
Nakikita ko na yung play niya na yun eh. Pabalik talaga yun eh. Chanter pa ako, may chanter pa ako. Laban. NB. Yan, eh napalaban guys. Ang matindi doon yung ultimate kasi ni Teams, tumama tas na-root yung si Gabi saka si ano eh. Si Sephir, gusto sanang i-burst ka agad nung Ray King. Pero wala eh, pagka-dagger niya, nakalimutan niya, wala nga pala ang pakalawang buhay. Sorry, I'm forced, sabi niyang ganun eh. Wala, na-ultihan na kagad siya nung Shadow Demon. Nandun na siya eh. May chances siyang mabuhay kung yung cookie bumaba. Oo, eh kaso yung cookie medyo... 10 bits. Oo, 10 bits eh, naparami ng laban. Kaya na 10 bits na rin yung cookie radiant kanina doon. Nabitin talaga, pero 3K na to mga sir. Grabe yung pinakita ng T1. Hindi sila nag-rattle kahit patay na yung 2 cores nila. Sipin mo kasi 2 important heroes din yun ng T1. That's the Pac and LC na unang namatay. Pero kita niya na may pag-turn around ng T1. Pero sa bagay kasi pag umabot din naman to ng late game, medyo mag-fall off din naman kasi yung Snapfire. Kumbaga meron naman din tayong timing talaga para dyan. And kung madadrag to ng T1 up until mag-expire na nga yung Snapfire, mas better para sa kanila. Basta medyo long team fight, papabor siya sa T1. Masakit din talaga eh. Yung Terror Blade dito, lamang pa rin naman siya against Raid King. Ang dali kasi makahit yung Raid King, di ba? Yun ang magiging problema niya. Pero yan, BKB ang magiging solusyon dito ni Jackie Lamau. Pero lamang na ng 2K ha, yung T1. And sabi ng Boom, babawiin namin yan. Smoke kagad kami rito, maghahanap sila ng kill. Pero yung pack, meron ng Sangge and Kaya. Or baka mag-Roshan itong Boom. Rivalry. Siguro hanap muna ng kill. Naku, Gabi! Pinakamalapit yata. Ay, wala. Diba, may BKB din to eh. Kaya ba? Ay, hindi. Pagka na Static Storm. Doon siya walang palag. Pero... Pag Aghanims, wala pa eh. Wala pa siyang Aghanims eh. Pero, si Skim eh. Teka lang! Oy! Oy! Tira na ban na! Kaso hindi nakikita! Naku! Jackie Lama! Tatawanan lang muna yata. Naku! Nasa slow pa. Pero ito, Arena of Blood. Nakalabas nga lang. Ito, si Gabi with a BKB. Pero first life ng Ray King mawawala na mga sir. Abangan nila si Jackie Lama for his second life. And Jackie! Ipinasok pa sa dual damage, ipinasok pa sa banga. Japoy, naku po, nakapag-bigay ka. Uy, patay! Sobrang simple lang. Sobrang simple lang nangyari doon. Blind arrow. Tinamaan si Jackie Lamau. Eh, de, go na kagad. Go in. Nagtatry sana mag-out yung Boomer Rivalry with ultimate sana netong si Mars, no? Mm-hmm. Kaso, nag-PKB si Gabi. Nakapasok na rin yung cooldown netong si Pac. And automatic, tinamaan again ng pana. Sabi nga, pangalawang beses na yan. Pangalawang beses na ano talaga pa mangyayari? Patay ka na pag pangalawang beses na. Nayari itong Ray King and Age of the Immortal. Mapupunta dito kay Gabi. Yung timing dito ng Boom Rivalry. Eh, medyo kumakawala na sa kanila, guys. Napupunta na yung momentum dito sa T1. With multiple BKBs na meron itong T1, kukunting skills na lang ipapasok for a Boom. Pero dito sa may roster ng T1, ano yung tingin mo mas okay na gawin ng Boom? Labanan, kahit may Aegis or BKB talaga muna. Pa-expire na lang muna nila yan, get their items, kalma muna. Kailangan kalmahan muna nila rito. Maisip nila na hindi na sila yung lamang, hindi na takot yung T1 na bumangga sa kanila. Kundi, once na may tamaan ng arrow or magkamali lang itong Boom rivalry, talagang papasok. Yung T1, with a BKB na ito si Gabi, wala eh. Wala pang BKB rin yung Ray King. Saka parang, may kaya ba siyang i-burst dito? Pagka blink in BKB niya? Kulang. Pwede siguro yung Shadow Demon, kung mahuhuli. Kaso meron kasi yung mga pang-save sa sarili. Presto, pwede rin. Kasi ma-press the attack din siya. Oo, buhay, din. Sabay lubog ka, no? Naku, eto na lang muna talaga yung gagawin sa kayong teams. Yeah, pwede sila mag-catch dito ng pack. Meron namang Aghanims yung Nature's Prophet, may root diyan eh. So, yun yung problema ng yan yung problema ng pack and pwedeng mahuli diyan si Carl Santino. Pero mukhang si Teams lang yung may idea na ganun eh. Naku po, speaking of Teams. Siya yata pa madadali. Oy! Hindi na ba, si Jackie Static Storm Kinetic Field, huli ka Carl. Pero invisibility rune, buti na lang may detection. Yun yung sinasabi ready natin. Na, pero nandito na si Boss ko, mag-aanap ng mababa ang buhay. Napag-aanap si Teams! And huli ka, Balbon! Oo, naamoy. Ay, nako. Naamoy yung X-Pam, guys. Ay, napalabog sa rin eh. Po. Pero teka. Pero maganda na yun ha. Maganda na yun. For the side of Boom, nahuli pa rin na si Carl Santino. Isa sa pinakamaasim na player ko talaga yan, guys.
Wala kata, walang takot talaga yan si Carlo Santino. Pag nakakita niya, oh, papatayin ko to. Ay, tatlo pala. Sorry, I'm false. Sabi niya na lang nga ganun eh. Ganun talaga. Lamang ka eh, di ba? Eh, nakakita mo food trip eh. Pag ikaw nakakita ng food trip, alangan namang hindi mo kainin yun. Tama. Kakainin mo talaga yan. Eh, nagkataon lang na meron palang ipi sa loob. Kaya nagkasakit ka. Yun ang problema for Carlo Santino. Pero Jackie Lamao, almost BKB na. Konting-konti na lang, no? Parang 10 gold na lang yata. Ay, yun. May recipe pa. Oh, recipe na lang. Ayun na. May 1-4 na yata siya kanina eh. Nagmahal na ba yan? Meron 1,450 pa rin yan, di ba? Eh, binili siya eh. Ay, ayun, oh, di ba? 1,450. Sakto. Alam ko yung binili niya eh. Iba pa eh. Pero saktong-sakto. BKB na rin. Ito si Jackie. Ano ba yung magiging plano ng Boom Esports? Yung Aegis ni Gabi, medyo nagamit lang nila pang kuha ng farm and then ng tower. Mm-hmm. Bottom tower dito ng Boom Esports. Cleared out na. Paglugi boom talaga. Ganito ginagawa nila. Nanguhuli sila ng mga maasim. Si Carlo Santino, grabe. Napaka-asim. Eh, meron namang shard eh. Asymptomatic. Meron thanks to Kuku. Uh-huh. Yung tulong ni Boss. Yun. Bayad na bayad. Yun yung kaibahan niya. Tinamaan pa ng pana. Guys, namatay si Scam. Yun na yung kaibahan. Pinakabalan pala tayo. Oh, kinabahan na talaga ako, literal eh. Eh, kumbaga, sabi ng T1, alam na namin yung gagawin nyo. Pag lugi na kayo, manguhuli na lang kayo sa mga sagigilid. Pero ang gagawin namin, magsasama-sama teknik kami. Re-respondi ka agad kami kung may mahuli man kayo. Nahuli nga ito si Carlo Santino. Huli. Sabi ni Carlo Santino, hindi naman pwedeng dalawang beses ako mamatay. Siyempre. Ano ko si Badang? Mahuli na ako isang beses. Na, pangalawa, beses na yan. Hindi pwede yun. Hindi na mauulit. Nandiyan naman si Kuku. Merong ano kagad, Presti yata. Oo. Ito, immunity. Na parang Enerbon active, guys. Automatic yan. And ito na. Mukhang itatry nila mag-high ground with this Aegis of the Immortal kay Gabi. Kailangan nila gamitin to. Oh, 1 minute din yan. Kaya yata babagsakin. Uy, pero may pull device. Wala din Mortimer eh. Walang mai-spam yung boom. May ulti si teams, pero follow-up, wala pa. ABC magbabalik. Ay, natouch ng Manta. Oo, oh, yun sinasabi ko sa'yo. Madali kasi talaga yun. Ganun. Mga pro players kasi kami na ginagawa namin. Mga ayan, ang hindi natouch! Grabe! Problema yun! Ay, pero buti hindi pinansin. Malayo si Carl. Siyempre, sabi ni Yabi, all eyes on the object. Bakit naman ako? Bakit mapatay yung ranking na yun? May pangalawang buhay yan. Uy! Ito walang pangalawang buhay. Ayun, ang tinamaan. Ako po na si Bat na huli. Si Fear mabili. Ay, buhay pa? Teka, buhay pa. Isa pang right click na huli rin sa wakas. Pero ay, naku po. Nahuli din si Skim. 1-for-1 nga lang habang si Gabi ayun, trabaho lang. Bayad yan eh. Diba? Magkano? $68 eh. Ayun. Bayad yan eh. So, ano gagawin mo? Objective gaming. Objective lang. Oo. Di pe, pwedeng ano, walang gagawin. $68. Nakakakurot ka ba? Di yan? Mga, ano lang, $4,000 siya. 4K. Wala kang kurot doon. Hindi ba naman yan? Konting ano, minsan. Paalam ka naman. Huli! Pero huli, Carlo Santino. Team starating na rin. Ah! Nangyari. Ang kulit. At walang buyback yun, ha? Nayari, guys. Uh-huh. Yun ang epekto pag wala si Kuku. Oo. Kailangan nandyan lang sa gilid-gilid. Pero grabe setup din, ano yun? Sakto-sakto yun. Yung Yules and Spear. Mm-hmm. Kabisado-kabisado na ni FBC yung timing. Point black lang yun eh. Pag nagkamali ka dun, makakapag-payship yung pack eh. Mm-hmm. Sayang. Guys, joke lang yung mga sweldo. Siyempre, nanguhula lang tayo. Hindi naman nila sasabihin sa atin yan. Oh! Pero eto, bam, delikado yun ang huli kanina. FBC mamamatay. Si Fear naman maglilip. Jackboys, nakakahit lang. Uh-huh. Kited na kited si Jackie lang. Ika sa bank, oy, TP out dyan. Press the pine. Walang magawa si Jackie. Paala ka na dyan. Baba yung detective. Mm-hmm. Rekta, alis talaga yung T1. Makapatay lang ng isa. 110 dual victory damage para kay Kuku. Kaya niya sure kill na talaga. Oo, kaya niya na pumatay dito. Dalawang support. Supports. Siguro nga. And let's see ito, Gabi. Magkapakita sa may gitna rito. Nauso rin ito eh, no? Silver Edge. Yan. Ba't ba nauso yan? Saktong-sakto. Sorry, di kasi ganito Dota na eh. Joke lang. Bakit ba nauso yan? At dami rin may passive eh, sa side ng Boom Esports. At saka parang hindi nila masyadong problemahin itong si rating. Sa ngayon kasi hindi na natin problema talaga. Pero what if maka-item, makakuha ng Roshan? So dapat hindi natin bigyan or hindi nila bigyan ng opening etong si Jackie. Noon pa man naman yan eh, no? Yung ano, yung Shadow Blade. Nakikita naman na natin yan. Pero iba't ibang ano na kasi,
kung perspective ng player, pero yung iba, istat siguro, yung iba, sisegway ka, minsan panghuli. Or pwede din panakas. Panakas, tanggal ng ano, tanggal ng passive, napakadaming ano kasi. True. Pero yung Ember Spirit na nag-dagger kahapon, yung medyo hindi ko mapaliwanag. Dagger Slide of Searing Chain. Sabay pagka BKB, pinalo ng pinalo, yung ulo ni Moon, patay. Yung medyo ano talaga. Si Moon. Uy, grabe si Moon ngayon. Alam mo, nababasa ko na comment kanina. Moon is back? Ang mga sinasabi, Storm Spirit yata. Ayun ni Abed. Ay, siya kasi nga. Ang makasalbahin nyo, pag umu-okay yung tao, ibang tao na pala ang gumagamit. Hindi na pala siya. Katulad niya kasi ngayon, SLP to the Moon, di ba? Kanino napunta? Kay Moon. Oh, kay Moon. Tama. Oh, alam mo na kaya dumos yung ano, SLP. Paangat yan, guys. Paangat din yung performance. Depende kasi sa SLP. Pag bababa ang SLP, pababa din ang performance tama. Yan. At saka baka na parang ano lang yan. Parang yung mga isko ng ano yan, na tamad-tamad. Baka na memo na din. Uh-oh. Hindi na pwedeng maulit pa. Totoo, totoo. Kahit CEO ka, mamemo ka pa rin naman talaga. Alam mo na. Siguro, nung mga panahon na ano, na mga tres yung SLP, diba? Ay, kaya ko po mag-grind. 24 hours yan. Yan, ganyan kayo. Nung ano, siguro siya. Nung pababa na, sabi po kasi nanay ko, aral daw po muna ako Ayun. Nagdos ulit. Nahuli. Nagbalikan, good day manager talaga. Good day talaga. Manager, oo. Ay, naku po. Joke lang po pala yun, sinunog ko na good po yung module ko, sabi FBC. Niya. Good day then, FBC. Bang! FBC, huli, dalawa. Paano ba solusyon dito ng boom? 13K na to para sa T1. Kaya pa ba ito ng boom? Tanda mo, Dayanara, this is best of 3. Pwede naman isuko muna yung game 1 para panalo muna namin. Ngayon, wala na talaga. Wala na to, mahirap na to. Wala na. Yung timing mo kasi, mas maaga dapat Dividi sa ranking. Sa ranking, tama. Diba? Wala na. Tapos na yung timing nyo. Ano pa hinihintay natin dito? The double G. Tsaka expected kasi talaga natin kapag rating right after the Desolator or even without that, Roshan is the key talaga para sa kanya Pero hindi kasi nakahanap ng momentum yung boom dahil nga every time magsusmoke sila, laging sila yung nahuhuli. Yung mga smoke sila kanina, pwede kasi yun di ba? Kill Roshan. Oo. After makukuha ng kill sa dalawang T1, smoke nila yun, Roshan. Pero failed kasi. So si Jackie Lamau dito, wala siyang nakuhang advantage. Oo. Hindi talaga back to Medusa muna, back to Medusa. Yun na muna talaga. Mahirap yung hero na may timing. Hindi yung nagpa-farm lang. 100% win rate. 0% win rate. Ay, sorry. Medusa. Ay, Medusa. Medusa oo. Kasi ni Jackie. Kala ko itong ranking. 0% win rate ngayon, pa rin ito. Yan pag ang zero. And speaking of Roshan, guys. Ayan na. Ito na yung bakbakan natin. Ito na. Lalaban na ang Boom Esports. Papunta kay Roshan. Pero naamoy. Naamoy ng T1. Wala sila ditong COVID. Naamoy. Nakita din ni Carl. Na-break yung smoke ng Boom Esports. Nabusit na naman Huli yung na naman. Nakita pa si Japoy. Patay yata kapit si Skim. Nako, paano. Pero nakatakoy. Huling nga lang sa ni Carl. Pero unang papano is White Moon. White Moon doesn't kasi have Jackie the boys. Buyback. Pero si Jackie! Oo, bakit nandiyan si Jackie Lamau? Pinasok pa sa banga Roshan na talaga tama. Nakalimutan yata nila. Nakalimutan nila na ang carry nila si Jackie Lamau, hindi si Tino. Iniwanan Sa ibang gumera no? Naiwanan napalaban na mag-isa si Jackie Lamau. Sabi, where are you, boys? Where are you? Sorry, mga friend. Ang lambot niya, ang bilis niya mamaray din eh. Nadali guys, yan ito na nga. Kaya pala... Boom! Okay, nayari. And Age of Immortal, Gabi yung kukuha niyan. Busy, nag-aabang. Baka may mahuli pa daw. Kaya nila yung mga single pick-offs Tulad ng mga nagagawa nila kay Carl mamaya. Kasi ang problema kasi si Carl lang talaga yung bumubukot sa T1. So, costly kasi kapag nagpapakita si Carl, lagi mo siyang gagamit ng Arena of Blood, Spear, na hindi mo alam kung tatama. And ulti ng NP. So tinigilan na muna nila itong si Carl. Di pa yata masyadong gamay nila yung timing ng mga heroes dito ng boom. Yung NP medyo mahirap din niya kahit sobrang yaman, di ba? Kulang sa nagpe-playmake True. Ayun, kailangan mauna palagi. Kailangan parang lagi mauna si Skem. Yung setup niya ang hirap. And let's see, ito basag na naman po yung mid lane dito and Turax down na sa side ng Boom Rivalry. Let's see kung paano pa-de-depensa itong Boom Rivalry. Oo,
4 minutes pa sa may Aegis of the Immortal. Nalugi din sa vision yung boom eh. Kasi kahit sabihin natin may Aghanim Scepter si Teams, kung wala naman siyang nakikitang hero, wala rin siyang maruroot. Ay, ayan, naiwasan na! Si Jackie! Ah, pero sa likod, hindi maiiwasan okay, tinuwel ni Japoy! Hindi na pala Jackie! Japoy na! Ang bilis na malikuko doon! Alin lang talaga sa dalawa, guys? Ang mahuhuli, pero Spear of Mars will not connect. Carl naman uma-advance. Matapang si Carl. Alam niyang hindi siya kinakaya-kaya ng Boom Esports, Boom Rivalry, ano na? Paano nadali si Japoy doon? Parang gusto niya sanang gawin lang doon, ano eh? Yung blink in, oh blink in. Sabay scatter blast, pero na-duel kagad siya ni Kuko. Ni ano, ano ni Kuko? BKB eh. Doon siguro siya naging confident sa BKB niya. Ang ganda sana ng plano nila eh, na papatayin na si Gabi, makatanggal yung Aegis of Immortal. Iniwanap yung tunay, oh. Oh my God, Jackie Lamau. Jackie Lamau. Jackie, talaga pinagtatawa na siya kayo dito, Gabi. Well, doon sa panic second life ni Jackie. Parang okay, di na tuloy ang second GG. Life. Si and GG. Ay, nako. Ay, nako. Oo, pinatunayan nila kahit si 23 Sabog or si Jackie man niya, o si Gabi man yan. Tinalo namin kayo ng DPC. DPC Finals, same result, hindi pa naman. Mm-hmm. Pero nakaisa na. Nakaisa na. Mm-hmm. Nakaisa na. Pero best of three naman po ito. Oo, best of three naman to eh. No? So, boom, rivalry. Parang kailangan nilang i-workout yung kanilang timing sa mga hero. Timing or, talaga? Pumili sila na medyo mas active siguro na hero kay tawag dito kay Teams. Okay. Also for Japoy is my idol. Siguro kung may kasama si Japoy palagi na plus one na kaya pumatay or yung mag-playmate din, pwede eh. Pero kasi mahirap eh, di ba? Parang Nature's Prophet kayo. Oo, maaga yung aga ni Scepter pero hindi siya katulad nung makahapon na hero ni ano, Miranda. Sobrang dali. Diba? Plus one, plus one. Kaya pumatay. Yun yung medyo mahirap dito for the Buma rivalry. Tingin ko, PM mo na eh. Bigyan mo na na NF1 ayo, active eh. Paala muna sila dyan. Kanya-kanya muna sila discard eh dyan. Pero... hindi na bigyan. Mm-hmm. Okay. Ay, nanalo ba tayo sa bet? Ako naman. Sinasabi ko na sa nga, inyo. Ako kung nanalo ba? Ay, teka. Ay, nadagdagan ng 9-7. Ewan ko nga. Baka mahina kasi tayo sa mga nanonood sa atin dyan. Kasi kung malakas tayo dyan, sinundan na tayo. Oh. And kung talagang nagbe-bet kayo, edi sana, sinundan nyo first, na to. Easy win sana, di ba? Talo yung iba. hindi sa atin yan. Ah, hindi. Baka si Jota yun. Ay. Mapakayo yun na. Ay, hindi na tayo. SMG talaga yun eh. SMG talaga ako dyan eh. Oo nga. Pero kita nyo naman, sobrang basic lang. Hindi natayaan yung iba, no? Pero... oh, sasabayan ka na ulit nila. San tayo sasabayan nila ako? San tayo bebet? Game 2. Game number 2. Tingnan muna natin yung ads, syempre. Pag ano, tumitingin tayo sa ads dyan. Yan, game number 2. Ilan ads? Times 2 pa rin? 2-0 yata ito, boss. 2-0 to. Bigla na git. 2-0 na nakita yung odds. 2-0 to, times mga boss. Lang yan, maliit lang, oh. Okay lang yan, 2-0, 1K mo yan, 1K mo yan. First blood, first blood. First blood. Saan tayo kanina, T1? T1 tayo kanina. T1 ulit, T1, first blood. Uy. First blood, T1. Yan. Guys, good luck. Sabay na kayo. Habang open pa kasi baka mamaya mag-close na yung mga tabs sa PNXBet. Yan, na kayo makataya. Yan, itayaan nyo na. 500 lang yan, 500. Guys, first blood, yan. Use code LuponWX. Yan. Kung gusto naman na magpa-load guys ng voucher, no, 1:1 lang po yun. Mm-mm. Sobrang basic lang. No? Pakita mo nga kung paano nilo-load yung ano dyan. Huwag na tayo muna mag-bet. Pindutin mo yung sa taas. Paano sila mag-de-deposit. Bibili kayo, sa PPM kayo sa may PNXBet voucher seller. Tapos yan, yung voucher code. Voucher ipipaste. Code. Yan, ilalagay nyo lang dyan. Ipipaste nyo lang dyan. Isasubmit nyo. Magkakaroon na kagad kayo ng funds dito sa may sample taas. Sample nga, bili nga tayo voucher. Meron pa tayo. Tapos amin po. Meron pa tayo. No? Sa mga susunod, guys, abangan nyo. PM nyo yung ano. Itag nyo yung PNXBet voucher seller dito. Giveaway, baka naman. Oy. Wala eh, puro kabig kasi eh. Puro kabig eh. Oo. Saka pag bibili kayo ng voucher, tatanungin nyo mo, boss, kumain ka na ba? Pabili po ng voucher. Ganun naman.
Huwag yung boss, pabili nga ng voucher. Pa, medyo ano yun eh. Nagagalit mo pag di sumagot. Sagot agad. Tapos pag di sumagot, tinatawagan pa. Nagagalit. Boss, huwag na kayo tumawag. Ganun yun eh. No, grabe naman kayo guys. Pag bumili kayo ng voucher, boss, kumain ka na ba? Pabili pong voucher. Happy yan. Valentine's po. Happy Valentine's ganon. Po. May ka-date po ba kayo? Pabili nga pong voucher. Yan. Bibigay ka agad sa inyo yung mga ano dyan. Baka bigyan pa kayo ng libre nga ng code. Diba? Ng code, oo. Oh. Pero again guys, game 1 pa lang po iyan. May game 2 pa tayo. Makakabawi ba ang boom? Or magdedere-derecho yung momentum dito ng new squad ng T1? Parang TNC 2.0. Nako po, uy! Nagbabanggit ka ng mga ano ha? Eh, hindi, talaga naman. Kuku, Gabi. Saan ba galing yun? Yung manager nila ngayon. Si Dom. TNC din yun. Si Papa Dom. Oo, shoutout nga pala kay Boss RJ Dom dyan, no? Always rice. Yan. Extra rice. Extra rice. Yun. And yun na nga guys. Game number 2. Boom! Rivalry versus dito sa may T1. Ay. Wag po kayong alis. We will be right back, mga sir. Thank you.